What's up guys, kumusta? Welcome back po sa aking channel. Welcome back, meron na naman po akong tutorial sa inyo ngayong araw, ano? Motorcycle vlog na naman po ako. Skip muna ako sa pag-review ng mga old coins. So guys, ang tutorial ko sa inyo ngayon ay kung familiar ngayon sa auto-choke ng motorsiklong LS135 kagaya nito sa akin, 2013 model guys, 7 years na itong motor ko. Guys, kung familiar nga kayo doon, no, sa auto-choke, yung pag in-start nyo yung motor na ganito, yung pusa siya nagre-revolution, lalo kapag malamig yung makina, di ba, nag-auto-choke kaya pag start nyo pa lang, tumataas yung idle ng ating motor. Ginawa po yun para ma-warm up yung makina ng ating motorsiklo. Pero meron mga nagsasabi, ibang mga mekaniko, sabi nila, nakakasama daw yun. Yun ang sabi ng ibang mekaniko. Sa isip ko naman, bakit naman ilalagayan dyan kung makakasama sa motor natin. So, may mga factor siguro yan. Ano? Para sa akin, siguro, depende. Pwede natin alisin yan. Yun po yung ipakikita ko sa inyo kung hindi nyo pa alam kung paano inaalis siya. Naalis po yan. Pag inalis nyo po yun, hindi na po siya mag auto-choke. Yung normal na RPM na lang ang takbo ng makina natin. So, yan po ang ipakikita ko sa inyo ngayon. So, okay. I-demo ko. Start ko muna yung makina. Nakakabit pa yung auto-choke nito. Pag-start po, motor tumataas. Tapos pusa rin yung bababa. Yan. Nakita niyo po, diba? Yan po yung auto-choke ng ating motorsiklo LS135 Kawasaki. So, sa tingin nyo guys, ano? Nakakatulong siya. So, kasi nakakatulong yan dahil yun na, pag malamig yung makina, pusa yung magre-revolution. Mawawang at makina at hindi siya agad mamamatay. Pero para sa akin, ano, kasi sa akin inaalis ko na lang yun. Total, alam ko naman yung mag-tono ng carburetor. Pag-start ko, 1 click lang. Kahit normal lang RPM niya, hindi siya namamatay kasi nasa tono ang carburetor ko. Depende na lang sa panahon. Siguro, pag malamig ang panahon, tulad nyo yung tag-ulan. Mas may ilagay nyo na lang, lalo sa umaga. Tapos, pag umiinit yung makina nyo, tanggalin nyo lang para hindi siya mag-auto-choke. Kasi minsan, kahit may init yung makina, nag-auto-choke siya kahit may init. Kadalasan, kapag gano'n na nangyayari, lagi nag-auto-choke. Yan yun, maaaring madumi na yung carburetor nyo, kaya palagi-lagi siya nag-auto-choke. So, hindi maganda sa makina yun. So guys, papakita ko sa inyo kung saan tinatanggal yung connection nun para mawala na yung auto-choke ng ating motorsiklo. Dito guys, sa may right side ng inyong motorsiklo, punta lang kayo sa ilalim ng tangke. Ayan. Kita nyo yung kulay green. Ayan siya. Ayan po yung connection ng auto-choke natin. Nakakabit siya. Kaya kanina, nung in-start ko, nag-auto-choke siya. Aalisin nyo lang po yan guys. Hugutin nyo lang yan siya. Hindi ko na siya i-demo kasi hindi siya matanggal. Nakaawa kasi yung cellphone. Napakadali lang tanggalin niya. Pagkahugot nyo yan, tapos try nyo nga i-start yung makina nyo, hindi na po siya mag-auto-choke. Ayan po. Gawin nyo lang po yan ha. Depende po yan sa inyo kung ano sa tingin nyo. Kung gusto nyo nag-auto-choke o hindi. Pero kung hard starting ang motor ninyo, wala sa tono, samantala, ilagay nyo po yan para hindi kayo mahirapang mag-start para madaling ma-warm up ang inyong motorsiklo. Pero kung nasa tono naman yan, pwede nyo alisin yan para hindi na siya magre-revolution. Isang kasi nakaka-distract din yung malakas mag-revolution yung motor natin. So ayan guys, hugutin nyo lang yan. So ayan guys ha, sana nabigyan ko yung idea ngayon. Sana nakatulong ito sa inyo, maging guide kahit papaano. At sa mga bago dyan sa channel ko, guys, mag-subscribe po kayo, mag-like nyo na din yung video, mag-comment kayo
Kung meron kayong mga suggestions at i-on ang notification bell para ma-notify po kayo o ma-update kayo pag meron akong bagong video. So hanggang dito na lang guys ha. Kita-kits tayo susunod. Until next time, God bless us all. I'm out.